good morning po. Ngayon po ay itutuloy po natin yung galunggong na pamimigay. Mayroon po mga Good Samaritan na nag-abot uli ng tulong. So, tinatapos ko po yung mga nasilastahan ko na pilit natin silang aabutin, ibon doon na malalayo. Ngayon, pupunta po tayo sa Bayada, sa May 10th Street. Meron po tayong kapwa Pilipina doon na hindi naaabutan ng tulong. So, yun po aming pupuntahan ngayon. Meron din po kami dito sa Dikwene at meron din po sa June sa may Vertico. Meron din po tayo sa Toy Box doon sa Antillas at meron din po sa may Kaslik. So, puntahan po natin sila. Hello po, nandito po tayo sa mga kababayan natin dito sa may Junia na nawalan po ng trabaho. At tanong ko lang po, kailan pa po kayo nawalan ng trabaho? Ay, ako January pa, nawalan ako ng trabaho. Diyan ang trabaho ng ako. Hanggang January na lang ang kontrata ko. Kaya part-time na lang ako. Kaya mula ng January hanggang ngayon, wala na akong trabaho. So, wala po kayong sinusweldo since noong January? Walang sweldo talaga mula pa ng January. Tapos, ang nagbabayad ng ilaw, ng tubig, pagkain sa araw-araw, siyempre, kahit na papaano, may part-time, yun lang ang pinupuno-puno namin. Yun ang ngayon na lockdown, totaling wala talaga. So, yung trabaho niyo po dati, yung sa clinic po? Oo, sa clinic ako dito sa building na ito. Kaso, nang the time na nagpalista ako sa Philippine Embassy, nauuwi ako, doon na ako, akala ko matatawag ako by February, yung pala, hindi rin natuloy. Nauna pa yung nahuli sa akin, na nagsiuwian. Kaya ngayon, naghihintay pa rin ako ng after lockdown. Oo, tapos ng lockdown na ito, awa ng Diyos, sana matawag na ako makauwi. Kayo naman po, ano pong dating trabaho ninyo? Kami pong dalawa, magkasama kami sa trabaho. Kami sa shop. Pero sa nung nag-crisis, siyempre maraming shop na nagsara. Mula nun, naglagdaw, pumunta kami sa embassy para magpalista, uuwi. Hanggang ngayon, wala pa rin trabaho. So, part-time, sa isang araw lang, $5. Sama pupunta yun. Kaya nga, akala namin makakauwi na kami rin noong February. Inihintay namin ng tawag. Hanggang ngayon, wala. So, since February po, nawala na kayo ng trabaho? Mula nung nag-crisis na, wala nang trabaho. Bago October nung nag-rally na part-time na lang. Oo, kasi nga maraming shop na nagsasara na, yung nagtatrabaho din kami sa shop. Mahirap na maghanap ng trabaho ngayon. Oo. Kahit sa part-time wala na rin tatawag. No work, no pay. Tulad nito na COVID-19 na ito, napakahirap humanap ng trabaho. Maraming trabaho pero mga madam, hindi takot din kumuha dahil gagawa ng virus na ito. Kaya malaki. So magkakasama kayo pong tatlo sa bahay? Ito natin na sana man lang po matulungan kami na makauwi na kasi wala ng pangkain, wala ng paggastos sa mga ng bahay. Alam mo naman sa Manlibanis, pag hindi ka nakabahay, papaalisin ka. Totoo po yan. Kahit yung iniipon mo na pang kinikita mo na sa araw-araw, bes na pambili mo ng pangkain, pambayad mo na lang para hindi ka makatulog sa kalye. Lebanese naman na may puso, pag sinabi mo na kalahati lang ibabayad sa upa ng bahay, nakakaunawa naman. Pero na hindi lahat. Hindi yan. Lahat. Oo, hindi lahat. Dahil mostly dito, sa kanila mahalaga ang so pera. Dito po sa inyo, sa bandang, sa area nyo, naaabot din po ba kayo ng mga tulong na iba? Nang kahapon, nabigyan ako ni Eva Lopez na dalawang bag na truto kay Ana. Ayun, nagpapasalamat nga ako. Nag-video din ako kahapon na nagpapasalamat kay Eva Lopez sa biyayang na inabot niya sa amin. Ito ngayon, ikaw, Lola Ching, isa din siya nagbigay ng tulong. Kaya maraming salamat din sa iyo. Dahil sa time na crisis na ganito, nakatulong ka sa kapwa natin na Pilipino. Na kahit napapaano, nakakatugtong gutom din. Ito ay maaabot po ng lahat ito. So makikita rin po na sa atin sa gobyerno. Ang hiningi lang namin sa Philippine government natin sa Pilipinas. Sana tuloy-tuloy naman sana yung pagpapauwi sa mga tulad namin na tulad ko na antagal ko nang walang papel dahil gawa ng sa amo ko. Sabi nila
Sabi ng amo ko, gagawin papel ko. Tapos nang tinatanong ko, sabi lawyer to lawyer. Hanggang sa umalis ako sa kanya, hanggang napunta ako dito sa panibago kong amo. Ngayon itong panibago kong amo, si ginagawa ang papel ko, ay sinabi naman na hindi daw magawa dahil gawa ng ang mga papel kong una ay nawala na tuluyan. Kaya wala daw akong pangalan na doon sa may ano, sa may ano ba to? Immigration. So ngayon nagpapasalamat nga ako sa Diyos at may ang gobyerno natin na ang ginawa ni Pangulong Duterte ang pagpapauwi sa mga OFW na mga nakirisis dito kahit nanmulat-mulat pa talaga, malaki talaga ay naitulong ni Presidente Duterte sa mga OFW. Kaya ay mga bumabatikos diyan kay Tatay Digong, please lang tigilan na ninyo, kawawa naman ang Pangulo natin. Hirap na matanda na, kaya dapat tayo na magtulungan. Yun lang ang hinihingi namin, mga artista na yan, mga wala naman pakinabang yan. Nabuhay sila sa mga taong mamamayan, kaya sumisikat sila. Hindi yun sila sa sarili nila, umaarte sila dahil na, napapanood sila ng taong maliliit. Doon sila nabubuhay. Kaya sana naman wag nilang insultuhin ang Pangulo natin. Yun sige lang po, at maraming salamat. Oh, thank you so much, ha. Thank you. So next time again sa iyo. Oh, thank you. Salamat din sa God Sari man. Sige, keep safe. Ingat kayo lagi. Ay sabihin ko na lang sa kanila na sa pagbalik mo na lang ulit, no? Para i-send nyo rin sa akin yung name nila. Oo. Just in case, para mailist ko rin, para matapos ko yung listahan ko. Sana kung linggo ka sana, kasi yung isa ko nga kasama. Linggo, lockdown tayo eh. Ay, oo nga pala. Okay, salamat. Bye. Ito, puntada po tayo. Natapos na po kaming magbigay sa may payada, sa 10th Street. Natapos rin po ako sa magbigay sa Antillas. Ngayon, puntahan po natin yung iba nating kababayan dito sa may Junie, doon po sa may bandang Vertigo, na wala din po sila ng trabaho. Tapos meron po tayong mga ibang kababayan. Pito daw po sila, doon po sa may Kasilig. Tara, puntahan po natin sila. Hello, hello, nandito po kami ngayon sa Junie. Meron tayong mga kababayan po dito na pwedeng maabutan natin ng konting tulong. Gawa po ng na-lockdown, tapos nawalan po sila ng trabaho. Kailan pa po kayo nawalan ng trabaho? Kailan ba yung umpisa ng lockdown na April 12? April 12, tapos wala na kayong trabaho? Wala, as in, wala talaga. So nadamay din po kayo sa no pay, no work, no pay? Yes, sa restaurant po kasi kami nagtatrabaho, kaya talagang... So paano po yung ano yung bahay niyo po? Inuupahan niyo po ba? Inuupang namin. wala pong magagawa kasi talagang pinabayad kagaya kahapon na bayad. Hindi po ba provide ng restaurant yung inuupahan ninyong bahay? Hindi. Ay hindi. Hindi. So binabayaran niyo po yung galing po yung sa ano niyo? Bari share po kayo. May kanya-kanya po kaming room. Ito po dito ang room niya sa kabila. Ah, okay. So paano po yung binabayaran niyo sa electricity? Kasama na po yun sa bahay o ano kasama pa po? Kasama na rin po yun sa bahay. Kaso nga po ngayon, pinagbayad kami ng methanol sa kuryente at karaba. At least nabawasan kahit konti pero mabigat pa rin ba kasi wala kaming trabaho. Especially next month, itong next na bayaran. Kasi, so ngayon po wala po kayo talagang trabaho kahit na part-time wala? Wala. Kasi takot ang mga madam eh. Ayaw talaga nilang magpatrabaho. Kaya po talagang problemado kami ngayon na sa bayaran ng bahay. Sobra. So, ito po yung ano natin. Seven. Oo, pito sila. So, nandito po tayo sa mga kababayan natin na naapektuhan po ng COVID-19. So, yung pangangailangan hindi lang po sa pagkain, kundi pangangailangan din po sa pambayad ng upa ng bahay. Meron din pong mga kuryente. At syempre po, kailangan din po nila ng wifi para makakonect din po sa mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas. Maraming salamat po. Oh, thank you din sa inyo. Ingat kayo lagi. So po, nandito po tayo sa Dikwene. Meron po tayo ditong dalawang kababayan na hindi naaabutan po ng tulong. Gawa nang po ng malayo po sila. Ano po yung pangalan niya? Si Rim po. Si Rim. Ako si Adora. Kailan pa po kayo nawala ng trabaho? One month na. Nag-start talaga yung lockdown. Yung lockdown.
Wala na. No work, no pay. Saan po kayo nagtatrabaho dati? Opisina po ako. Opisina? Ah, office. So, ikaw... Ako, hospital. Ah, hospital. Oh, kasi silky ako. Eh, hindi naman sila po pwede. Tsaka, syempre, natatakot din sila sa amin. Baka mamaya, wala kami mga papel, magkasakit kami, sinututulong sa amin dito. Ah. Nakitest kami dyan sa bahay namin. Kailan pa po kayo nawalan ng trabaho? Nag-start ng lockdown. The day na nag-lockdown talaga. Binigla. 2 days before na wala na talaga. Pero hindi kayo binigyan ng something extra or nare-receive man lang sa kanila? Bala, ang nagbigay sa amin si Rosalie. Hindi, doon po sa tinatrabahuan niyo po. Ay, wala. Eh, siyempre, alam mo alam natin ang bansa na to. Wala tayong magagawa. Walang mga madam, walang mga papel. So, kanya-kanya kami ngayon ng wala na rin kami madam na part-time. So, kung ano na lang yung natira sa amin noon, yun ang ginagastos. Sino po nagbabayad ng bahay ninyo? Kami rin. Ah, hindi included sa sa trabaho or hindi something? Hmm. Wala. Ay, sino ba naman? Hindi naman kasi kami accommodation na dun sa company na pinagtatrabaho namin. Pero sabi nakakausap niyo po yung mga pamilya niyo sa Pilipinas? Every day. So, bumibili po kayo ng unit para makausap sila or wifi? Nagkataon kasi nagkaroon tayo ng free... Talagang napaka... Alam mo yung... internet. Swerte lang talaga na wala na tayo. Actually, nasunog na yung line ko noon. That time, may 3 weeks ago. Oh. Nagkaroon lang talaga ng free month na load. Tapos 500 megabytes. Kaya thanks God. Oo, nagbigay nga yung MTC sa kayong Alpha. Talagang na-survive kami doon. Alam mo naman, biglaan ng lockdown, hindi na paghandaan. So, meron man kami noon na mga sahod, ipinadala na naman namin. So, hindi namin alam dito na kasi tayo, iisipin biglaan natin, magutom tayo dito, wag lang pamilya natin. Kaya ngayon, nakaka-problema pa sa Pinas. Okay lang walang dollar eh. Pero yung ganitong situation, wala, napakahirap. Talaga. Pero andiyan si God. At least sa Pinas, mayroong relief goods. Eh dito sa Lebanon, kanya-kanya tayo. Kung hindi ka magtitipid, magugutom ka. Mabuti na lang, pasalamat na lang ako. Marami kayo na hindi nyo kami kilala, itinutulungan nyo kami. Naku, maraming salamat. Makakarating po yan. Yan po yung ano. Pangalawa na po kayo. Kasi hindi namin kilalang natawagan kami. Pero yung mga kakilala namin na nagbibigay, pipiliin lang kaibigan nila. Ayun. Pero, God bless ka rin sa mga nagtumutulong. Andiyan. Yeah, salamat ako kay Rosalie. Rosalie, thank you. Sa akin, Rose. Rose, thank you. Oh, thank you. Thank you din sa inyo. Salamat. Ingat kayo lagi. Ingat. Oh, God bless. Thank you. Diba? Thank you. Dadami pa yan, Good Samaritan. Dadami pa yan sila. Sir, thank you po. Salamat. Thank you very much. Thank you very much. Salamat. Bye. Ingat kayo lagi. Okay. Bye. Kung kailangan niyo ng tulong, sumama sa inyo, tawagin niyo lang. Wala naman kami trabaho. Magre-repack. Kahit doon man lang, mabigay namin yung tulong niyo sa amin. Wala okay, pag may ba, magre-repack, tawagan ko kayo. Tawagan niyo kami kasi wala naman kami ginagawa dyan sa bahay. Thank you talaga, sir. Tutulungin din kami, kahit doon lang, wala lang kami tutulong na cash dahil pare, alam nyo naman. Okay, so, thank you so much. Lang kami sa, alam namin marami. Buti pa nga yun to, hindi kami napapalayas pa. O, kasi alam naman nyo, wala kami talaga. Mayayin nyo po ito, magbabiral po, malalaman din ng gobyerno natin na hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain, kundi kailangan din natin magbayad ng bahay. Bagay, okay lang naman. Basta pero saludo ako sa gobyerno natin. Yung Pilipinas, please, mag-ayos-ayos kayo dyan. Kung hindi nahihirapan, mamamatay din kami sa nervyos, no? Bali na kami magutom, wag lang ang mga pamilya namin at saka ang mga Pilipino. Mag-ayos-ayos kayo dyan. Mabuti pa nga kayo eh, meron kayong relief food kami dito. Okay na, kakain na kami ng dahon ng halaman o puno dito, okay lang. Basta wala lang COVID dyan sa Pilipinas. Totoo yun. Okay, matigas ang ulo. Grabe. Kami nga hindi lumalabas. Iba-iba mo yan ako. Thank you very much. President! Batiin nyo yung mga anak nyo. Kaya na. Nanay. Andito lang ako. Huwag kang magalala. Okay lang. Ko, kaya ko to. Kaya hindi ako kumain. Okay lang. Wala po kasi akong anak. No. Dalaga kasi. Nay, okay lang ako. Huwag kayong magalala. Pasensya na. Maligtas lang kayo. Walang padalang pera. God. At walang trabaho talaga.
Eh, kung palalayasin kami dito, sakali na lang kami matutulog, okay lang. Bali na. Dito kami mga magkakaibigan dalawa, magtutulungan. Okay, ingat kami. Kayo, okay, ingat. Salamat. Sige, bye-bye, bye-bye. President! Bye-bye. I love you. Basta ko sa'yo. Bye. Thank you, thank you. Thank you so much.